kung kayo yung mga Chinese ay nakatambay kayo dyan, eh tatambay din kami dyan at mangingisda din kami dyan. Pilipinas kong mahal, ang laya mo'y babantayan. Pilipinas kong mahal. Ang mission ko noon, ang binigay sa akin instruction ni President Aquino, pahupain yung tensyon at paalisin yung barko. Kasi nung nag-auto sa iba pumunta roon, sumagot si Presidente Aquino, sabi niya ako. Sinabi niya na itinalaga siyang back-channel negotiator noon ni Aquino dahil mapagkakatiwalaan siya, hindi tulad ni Enrile. Taliwas sa pahayag ni Aquino, lumalabas na si Trillanes ang nagpresentang maging negotiator. Kinontak tayo ni Senator Trillanes, tinanong yung posibilidad kung pwede siyang maging back-channel nga. Noong 2012, nagkaroon ng standoff sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Namagitan ng Amerika para umatras sa magkabilang panig, umalis sa mga barko ng Pilipinas. Pero hindi sumunod sa usapan ang China. In this Chinese dream, the South China Sea is an integral part of the dream. Kwento niya, hinarang daw siya ng dalawang barko ng China. Marami akong kalaban sa dagat. Ayan o. Mga barko ng Chinese yan, naunahan ko lang. Hinarang nila ako, hindi ako makapasok. If the tribunal will declare the Nine Dust Lines as void, therefore China cannot claim as its sovereign territorial waters the entire South China Sea. The court abolished or invalidated the Nine Dust Line of China. This is a huge victory. I am asking, what did we win? The fishermen say they'd anchored overnight and were asleep when a Chinese vessel rammed the rear of their boat. An arbitration tribunal calls for three parties. The two who are claiming whatever they're claiming, and between the two, the selection of an umpire. Kung kayo yung mga Chinese ay nakatambay kayo dyan, eh tatambay din kami dyan at mangingisda din kami dyan. Akala ko po, dadaan lang yung barko na yon, biglang naghinto po sa may unahan namin. Pinabawalan ko kami na pumunta siguro doon sa mga sandbar na yon. 同时我们也敦促美澳两国能够为地区的和平、稳定与发展发挥建设性作用。 What is the reality? They have actually gained the positional advantage. 中方建立了完善的远洋渔业管理制度，执行全球最严的渔船船位监测管理措施，在东南太平洋和西南大西洋的公海海域实施自主休渔。 There is no country that I could think of that could remove them. We were just about 4 miles to Ayungan Shoal where the Philippine outpost is, but we got a radio call from the China Coast Guard asking us who we were, and now they seem to be headed our way. Ako, kung paalisin tayo ng ganun lang, umalis kayo. Huwag kayong umalis. Bakit kayo umalis dyan? Atin yan eh. Effective May 1st, ay nagproklama ng annual fishing ban ng China from the 12th parallel, katapat yun ng Mindoro, yung Busuanga, Busuanga sa Palawan. In other words, sakop niya yung malaking lugar natin. Bakit sila magproklama ng fishing ban sa ating West Philippine Sea, sa ating EEZ? Ang bayang dangin ikaw. Pilipinas kong mahal, ang laya mo'y babantayan. Pilipinas kong mahal.